Ka-chow! Yan ang motto o passcode natin dito sa channel ng mga papayaman. At makakasama niyo po ako, ang inyong Papa Roy! Ang una ko pong isi-share sa inyo mga ka-kichow is the kichow itself. Ang unang word ng kichow is ki, k-i. Pag sinabing ki in Chinese, ito raw ay isang natural na enerhiya na nagpo-flow sa ating katawan. Samantalang ang chow naman in Japanese, it means goodbye. So ang ibig sabihin po ng kichow, para po sa ating kaalaman, it means using your energy. So magamitin natin sa mabuting paraan ang ating enerhiya para po tayo ay umaman. Diba po mga ka-kichow? Ka-chow! Yan, gamitin natin sa maayos ang ating enerhiya para naman magamit natin ito sa ating pagyaman. But let us dig deeper using this as acronym. And our first keyword is K, which stands for knowledge. So, sa knowledge naman, ito yung application. In application to business, sabi daw dito, knowledge daw is it has a truth value. So, pag sinabing truth, totoo, di ba? Pag sinabing value, may halaga. Ngayon, itong halaga ng knowledge, yan ang gagamitin natin sa ating pagyaman in application. So, kailangan mong i-apply yung knowledge na na-acquire mo and then ito yung gagamitin natin sa ating pagyaman. So, kung wala ka ring knowledge, wala ka ring magagawa, di ba, mga kakichaw? Kasi sabi ni Kofi Annan, sabi niya, knowledge is power, information is liberating, education is the premise of progress in every society and every family. So, ganyan ka-powerful ang knowledge. So, once na-acquire mo yung knowledge, you are very liberating. Malaya kang magagawa kung ano yung gusto mong gawin, kung paano mai-convert yung truth value sa iyong o sa ating pagyaman, mga kakichaw. So, the next word is I, which stands for initiative. Mga kakichaw, sa lahat ng bagay, kailangan may katumbas na aksyon ang ating ginagawa. Kung magkaroon man tayo ng knowledge, ngunit wala tayong ginawang aksyon, wala rin, di ba? It is useless. Para lang tayo nag-acquire ng knowledge na hindi rin natin ginagamit. Sabi ni Victor Hugo, kung kilala niyo siya, alam mo na ang dapat kong gawin, so you must do it. Sabi dito, initiative, ito yung moves mo para gawin yung, kumbaga, in application ng knowledge mo para ma-convert mo siya into papayaman thing. So, yayaman ka kung may ginawa ka ng initiative, may ginawa ka ng action sa base sa knowledge na acquire mo, kung base sa knowledge na nakuha mo. So, dako naman tayo sa C ng chow, which stands for charisma. So, mga kakichow, ang charisma, ito yung sinasabi natin, yan yung tindig mo. Yan yung kung sino ka, na proud ka kung sino ka, yan yung what makes you who you are. So, dapat kilalanin mo yung sarili mo. Sabi nga ni Socrates, know thyself, di ba? Kasi kung kilala mo ang sarili mo, mas magagamit mo yung sarili mo. Mas malalaman mo kung anong mga knowledge ang kailangan mo i-acquire. Kung mahilig ka, gumupit ng gumupit, o pwede kang, pwede mo isipin na, kailangan ko pa matutunan ito. Itong paggupit ng buhok, o paggupit ng kung ano-ano. So, knowing such thing, saka mo lang malalaman kung anong pangkakulangan sa knowledge mo, charisma. So, ibig sabihin, pag tumayo ka dyan, I like you. Pag tumayo ka dyan, presentable. Pag tumayo ka dyan, nakikita yung pagiging humble mo. Yung pagiging humble mo because you know something. You have knowledge. You know what you are doing. That's why you have a charisma. Sabi nga ni Harlan Ellison, sabi niya, I'm really tall when I stand on my charisma. Knowing yourself that you are tall, maybe. But if not, then you must acquire some high heels so that you can be tall. So, dyan pumapasok yung kung paano natin kakilala yung sarili natin. Kung paano natin ipinipresenta ang sarili natin. Sa business side, kung paano natin i-market ang sarili natin. Paano ba natin i-market ang sarili natin kung hindi natin kilala kung sino tayo at kung anong makakayanan natin. So, we must know something about ourselves. And it is part of knowledge. So that we can do something, initiate some action para po tayo ay umaman, mga kakichaw. So, lumako tayo sa H, which stands for habit. Ito naman, alam nyo, ito yung sinasabi ni Will Durant na we are what we repeatedly do. Excellence, then, it is not an act, but habit. Repeatedly do. With excellence. Hindi nyo lang siya basta action na ginawa mo. Pero kasi, pag you once may action kang ginawa and you do it repeatedly, dyan, makikita natin na ito ay isang habit. So, paano ba mag-develop ng effective habit? O, dyan papasok na si Ampani ni Garillo is an example of a habit. It is a bisyo. Isa siyang bisyo. Pero, tignan nyo, productive ba yan? Itong pag-iinom, productive ba yan? Itong pambababae, productive ba yan?
Oh, very productive, nagpo-produce eh. So, mga kakichaw, ang ibig kong sabihin, pag sinabing habit, you must do something na repeatedly in excellence, but very productive. Affirmative, proactive action. Di ba? Pag sinabi natin proactive action, it means may goal ka na dapat gawin and may action ka na na nakabase sa plano na ito yung gusto kong maabot, ito yung gusto kong maabot, and I need to reach it. Marireach mo lang yan kung hindi ka gagawa ng mga bagay na makakapag-distract sa'yo. So mga kakichaw, palagi niyong pakakatandaan na kung gusto mo yumaman, kailangan mong i-develop yung sarili mo na magkaroon ka ng magandang habit. Kakichaw, dumako naman tayo sa A ng Chow, which stands for attitude. Ito yung nagdadala sa atin yung pag-uugali natin. Yung attitude, sabi ni Zig Ziglar, your attitude, not your aptitude, will determine your attitude. So, ibig sabihin, once may maganda kang ugali, makakarating ka kaysa magustuhin. Kasi nga, mas marami kang makakasundo, di ba? Ang tingin mo sa mga bagay-bagay, masyadong positibo. Kasi, nakadepende sa ugali mo. Kung ugali mo, may magreklamo. Kung ugali mo, kunting bagay, galit agad. Parang na palagi nagre-regla. Parang ganun, palagi mainit ang ulo. Palagi walang pera kahit meron. Alam nyo na yung sinasalulat ang problema ng mundo. Yung attitude natin, alam naman natin na lahat ng tao may problema. Pero kung paano natin yun tinitignan, for example, nakakita ka ng basura, pote ng coke, ano bang gagawin mo? Una, sipain mo. Pangalawa, ilalagay mo sa basurahan. Pangatlo, ano bang pwede mo gawin? Pwede mo siyang i-recycle. Gawin mo parol. So, ito yung attitude. Nakabase ito kung paano tayo mag-isip, mga kakichaw. It is very important to determine. Patay, nag-run out. Para i-determine kung paano tayo yayaman. Ngayon mga kakichaw, itong ating magyaman. Karangap na dito sa Katanduanes, nabot na naman tayo. Mga kakichaw, ito po, mga kakichaw, ito po, pag nakuha natin ang attitude, sure ako sa inyo, sasangayon kayo kay Zig Ziglar, kagaya ko. So, in recap, no, mga kakichaw, karat, muna sa lahat, kailangan mong pag-aralan kung ano yung gusto mong gawin. Knowledge is too important. Sunod, paalam mo na kung ano yun, kailangan may gawin kang action, initiative. Pag wala kang ginagawa, alam mo na yun, pero wala ka pa rin ginawa, wala rin. Wala rin mangyayari, diba? Then sunod naman is yung charisma. Pag ginawa mo na yung kung ano naiisip mo, pag ginawa mo na kung ano yung naiisip mo, doon napapasok yung charisma mo, yung paninindigan mo, yung dignidad mo bilang isang papayaman na tao. Pag pinasok ka na ng charisma, then may kita yung anong katuyuan mo, anong disposition mo, na ako para lang for good. Ako ay para lang for social responsibility. Ako ay para lang sa ganito. Diba? Yan ang iisipin kadalasan. Ang mas magpapalago sa'yo. And ito naman yung attitude mo naman, yung pagiging humility ang magbibigay sa'yo ng mas maayos na pundasyon bilang isang tao. And here comes the opportunity na kahit ayawan mo ay lalapit at lalapit sa'yo once maging isa ka ng kachaw.